Bagyang mga babaeng pulis, pinagbabantay na rin sa mga checkpoint sa Muntinlupa. Bagamat delikado, masaya raw silang gampanan ang kanilang trabaho. Narito ang report ni Victoria Tulad. Sa mahigit isang dekada sa serbisyo ni na PO2 Mary Jane Lucban at SPO 1 Maria Perlamaron, ngayon lang nila naranasang magbantay sa COMELEC checkpoint. Sa unang pagkakataon kasi, naglagay ng mga babaeng pulis sa checkpoint sa Muntinlupa. Kung si Colonel Kapa gusto niya ng babae para daw kung kumbaga hindi sila matatakot ba na pag nilipitan ng isang babae na pulisuman. Kwento ni Maron, hindi naman mahirap ang trabaho sa checkpoint kung saan karaniwang mga nakamotorsiklo ang kanilang pinapara at iniinspeksyon. Gayunman kung minsan, hindi raw niya maiwasang matakot. Na ano ba kayo ma'am, natakot, ninervyos, kahit papano? Medyo, kasi di ba yung mga balita yung sa checkpoint nga, nandun yung takot, pero okay lang. Kasama naman ng sinumpang ano namin yan. Bagamat alas 8 hanggang alas 11 lang ng gabi ang duty nila sa checkpoint, hindi rin daw nila maiwasang mag-alala dahil malayo sila sa mga anak. Ang iniisip pa rin namin, pinakaano pa rin namin, pamilya namin, yung mga anak namin nag-aantay sa... Sa kabila ng dagdag na responsibilidad, handa naman daw maglingkod si Maron at Lucban. Pakiusap lang nila sa mga maaabala, habaan pa ang kanilang pasensya. Ayon naman sa mga motorista, kampante silang magagampanan ng mga babaeng pulis sa checkpoint ang kanilang tungkulin. Kahit anong pwede, kahit sino, bakit okay lang yung ano nila. Di ba? Okay lang ang servisyo nila. Di ba? Kahit babae, lalaki. Medyo nakakapanibago pero merong respeto pa rin. Siyempre, mga pulis sila. Tapos karapatan nila mag-inspeksyon sa mga nagmamotor para sa ano na rin, siguro sa kaligtasan na rin ng mga nagmamotorsiklo. Dapat may mga babae, mukhang effective mga babae. Ito ang unang balita mula sa Muntinlupa. Victoria Tulad, reporting.